Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Hindi po mga kaibigan, narito po ang ika-apat na yugto ng Liham Kasaysayan na pinadala ni Joan dito sa ating bulang. Love and Memories. Nadagdagan ng aking galit kay Jimmy sa ginawa niya sa akin. Kaya nang umuwi ako, ay hinihiram ko ang shotgun ni Tay para makaganti sa pag-aagrabyado niya sa akin. Pero hindi binigay ni Tay at sinabi na ni Tay na bahala na siya sana. At sinabi na ni Tay sa akin na siya na ang bahala sa taon nag-aagrabyado sa akin. Pero hindi ko sinabi ang pangalan kung sino ang gagantihan ko. At sa gabi niya, ay hinintay ko sa daraanan niya si Jimmy. Pero ibang lalaki ang aking nagantihan. Kaya nang nakita kong tumumba siya, ay tumakbo na ako. Pero naabutan ako ng mga pulis. At ka nang bumaban. Hindi. Patatamaan kita sa ulo. Hindi. Hindi ako lalaban, boss, chief. Hindi na makasama. Lagyan ang pusa siyang. Mabuti na lang ka tuminto ka kaagad. Dahil kung hindi, talagang babariling kita. Patatamaan kita. Sir, wala pa akong kasalanan. Nagkakamali po kayo. Wala pa akong masamang ginawa. Doon ka na magpaliwanag sa presinto. Hindi na makasama. Sir. Dali lang babae niyan. Kaya! Ha? Bitiwan niyo ko! Pakawalan niyo ko! Wala akong kasalanan! Wala! Ikaw pala, Karen. Ano bang balita? Nakita mo na ba kung nasaan si Joan? Upo, Aling Petra. Hinuli ng mga pulis kagabi si Joan. Kaya, puntahan niyo doon. Salamat, Karen. Bakit? Ano kaya ang ginawa ni Joan, ha, Karen? Kuan po, Aling Petra, may sinaksak po si Joan na pagkamalan po niya yung ginantihan niya. Ano? Hinako, sinasabi ko na nga ba eh. Sige, Karen, pupuntahan namin kaagad doon sa presinto. Ako, ang Joan na yun talaga, padalos-dalos sa kanyang desisyon. Hindi po niya sinigurado yung taong sinaksak niya eh. Kaya ayun, mali pa ng tao ang ginantihan niya. Sige po, Aling Petra, aalis na po ako. Salamat, Karen. At ipinarating mo sa amin ang nangyari kay Joan. Sige, pupuntahan namin ni Andong doon sa presinto. Ngayon din! Andong! Andong! Bumangon ka dyan! Halika! Ang anak natin! Andong! Ano ka ba naman, Petra? Ano bang nangyari sa'yo? Para kang hinabo ng demonyo. Andong, ano ba? Andong yung anak natin! Hinuli daw ng mga pulis! Hinuli lang pala ng mga pulis eh. Ano mo problema? Ano? Bakit daw hinuli? Anong kasalanan niya?
ang sabi ni Karin sa akin ay may nadisgrasya siyang tao. May sinaksak ang anak natin. Antog, tulugan mo ang anak natin. Halika na, bumangon ka na dyan. Halika na. Sandali, at magsusot muna ako ng pantalon. Nakakahiya naman itong suot ko. May butas pa naman. Baka kung anong sabihin nila sa akin. Bilisan mo na. Kung magbihis ka, sige na. Baka kung ano nang ginawa nila sa ating anak. Oo na. Tinataranta mo naman ako Hindi ko tuloy alam kung anong gagawin kong uunahin. Teka. Bakit wala yung ibang pantalon ko naman dito? Huwag mo lang hanapin. Dahil kinuha ni Joanne at isinuot niya sa mga lakan niya. Sige na, dalian mo na. Halika na. Halika na. Ano pang ginagawa mo dyan? Halika na. Inay, itay, mabuti naman at nandito na kayo. Tulungan ninyo ko. Ilabas ninyo ko dito sa bilangguan. Inalulungkot ko, anak. Pero ang sabi ng pulis na nakausap namin ay may mabigat silang ebidensya. Kaya makukulong ka, anak. Makukulong ka. Ano? Hindi. Hindi totoo yun. Ayokong magtagal dito, inay. Tulungan ninyo ko. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng abogado at maghahanap pa kami ng pera. Dahil kulang yung perang pangpiyansa natin para makalaya kang pansamantala. Oh, sige po, itay. Pumunta agad kayo sa magaling na abogado. Hindi ko kaya ang manatili dito. Ayoko! Bakit mo ba kasi ginawa ito? Ayan, tuloy oh. Malaking problema ang ginawa mo. Wala pa naman tayong sapat na pera. Hindi pa tayo nakabinta ng isda sa palaisda natin. Nag-isip ka muna sana bago mo ginawa yun. Itoy, huwag na po ninyo kong sisihin. Tapos na po eh. Basta gawin ninyo ang lahat ng magagawa ninyo para hindi po ako mabilanggo. Sige. Basta, manahimik ka lang muna dito ha. Maghahanap kami ng pera ng inay mo para sa pangpiyansa mo, para makalabas ka dito. So blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Aling Petra, ano na po ang nangyari kay Joanne? Ay, naku Karen, nasa kulungan na yung kaibigan mo. At maghahanap kami ng pwedeng mautangan para mapiyansahan namin si Joanne at makalabas muna siya. Ha? Naku, sigurado Aling Petra, malaki ang piyansa niya. Oo nga eh. Baka may kakilala kang pwede naming mautangan para makalabas si Joanne. Sige po Aling Petra, may magpapautang dito sa amin. Pero may interest po. Oo. Kailangan kasi talagang kukuha ko kahit may interes dahil kailangan na makalabas pansamantala si Joanne. Aling Petra, may kaso na bang isinampay yung pamilya ng sinaksak ni Joanne? Oo, kaya kailangan na magpiyansa si Joanne para makalabas sa bilangguan. Halika na, samahan mo na ako sa pwedeng magpapautang na kakilala mo. Halika na, para makalabas na yung anak ko. Kumusta ka na dito? Hindi ka ba nahihirapan? Mahirap pala eh. Ayoko dito. Kaya naghahanap ng mautangan ng pera si inay at itay. Ganun ba? Kuwan Joanne, may ibibigay akong tulong para makapagpiyansa ka. Ito,
idagdag na lang ninyo. Salamat, Belen. Talagang kailangan ko ang tulong ngayon. At salamat. At nadala mo ko dito. Boring dito eh. Kaya gusto kong makalabas kagad. Huwag kang mag-alala. At kumilos ng itay at inay mo na naghanap ng perang mautang. Sana, kung hindi ako nagkamali niyang sinaksak, sana kahit nandito ako ay may pakinabang dahil nakaganti ako. Pero ibang nagantihan ko eh. Wala ka nang magagawa dahil nangyari na. Hindi mo na mababawi pa ang ginawa mo. Pero sana, huwag mo nang ulitin ito. Dapat, nagpasensya ka muna. Pag inulit ang ginawa, sana isumbong mo sa otoridad. Oo nga, Belen eh. Sana, iniisip ko na mali ang ginawa ko. Pero, wala na. Kahit magsisi ako, nandito na ako sa bilangguan. Sana, makautang agad ang mga magulang ko. Alam mo ba, Jimmy? Nasa kulungan si Joanne dahil may nasaksak siya kagabi. Ha? Bakit daw huli? May nagsumbong sa kanyang ginawa? Oo. At saka hindi naman namatay yung nasaksak niya. Kaya nakilala siya. Naku, kawawa talaga. Naiyak nang dinalaw ko siya eh. At ayaw daw talaga niyang magtagal doon sa loob ng kulungan. Mahirap talaga ang makulong. Kaya kawawa siya doon. Kaya nagmamakaawa sa mamagulang niya na maghanap ng pera para mapiyansahan siya at makalabas siya doon. Alam ko na ako talagang plano niyang gantihan. Pero hindi naman ako pumunta dito sa bahay ninyo. Oo nga eh. Buti na lang kamo. At hindi naman naging peligro ang buhay ng nasaksak niya. Kung hindi, pag napatay niya, ay nako, mas lalong malaking problema. Belen, naaawa rin ako sa kanya. Alam ko na ako ang dahilan kung bakit nagawa niya yun. Akala niya ay dumidiskarte ako sa kanya. Kaya pinipigilan ako na pupunta rito sa bahay ninyo. I'll be with you for the rest of my life. Kumusta, Petra? Nakumpleto mo na ba ang perang pangpisa natin sa ating anak? Oo, Andong. Kaya wala nang problema sa ibabayad natin para sa pagpiyansa para lang makalabas si Joanne. Alam mo, naaawa ko doon sa anak natin eh. Alam ko na pinagsisisihan na niya ang ginawa niya dahil nagkamali nga siya ng taong ginantihan. Kaya sinabi niyang gawin natin ang lahat para hindi lang siya magtagal doon sa kulungan. Siyempre naman. Siguro alam na niya ang ginagawa sa mga nagkasala sa batas. At hindi siya matatagalan doon dahil sa sari-saring amoy ang naaamoy doon. Oo naman, dahil lahat ng bagay doon ay tinitipid. Dahil ang sumusuporta lang sa mga bilanggo ay mga galing din sa gobyerno. Bihira yung pamilya, nakakadalaw kumisa. Sige, magpahinga muna tayo ng konti bago tayo pumunta doon. Dahil napagod ako sa kakalakad eh. Dahil naman ilang tao ang pinuntahan namin ni Karen para mangutang lang ng pera. May yung mga kumpare din natin nagbigay ng konting tulong sa atin. Kaya sa wakas, may nakumpleto na rin natin yung kailangan nating pera na pangpiyansa. Sige, doon muna ako sa balkonahe para mahanginan ako at makapagpahinga ng kahit sandali lang. O sige,
Magpahinga ka na rin para gumaan ang nararamdaman mong pagod. Sige na, mauna ka na. At bibili lang ako ng lutong ulam para makakain muna tayo. Pananghalian at ibibili ko rin ng makakain niya si Joanne dahil hindi siya nakakakain ng gusto daw. Lalaking papalapit dito sa amin. Sino kaya ito? Hindi ko siya kilala. Hindi taga rito yan eh. Magandang araw po sa inyo. Pwede po bang makausap kayo sandali? Oo. Bakit? Ano bang kailangan mo, iho? Tungkol ba saan ang pag-uusapan natin? At sino ka? Kon po, aling, ano po ang pangalan ninyo? Petra. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Petra. O sige, sabihin mo na kung ano yung kailangan mo para masagot ko at kung ano ang itatanong mo sa akin. Na ako po pala si Jimmy, yung dapat na gawan ng masama ni Joanne. At gusto ko pong tumulong para kay Joanne nang makabawi naman ako sa aking nagawa sa kanya. Aha! O sige, ikaw ang bahala dahil hindi namin alam kung ano ang aming gagawin. Dahil wala kaming kilalang magaling na abogado. Sige po, Aling Petra. Ako na ang bahala sa abogado na kailangan ninyo para mapiansahan si Joanne at makalabas na po siya sa pag-uha. Ay, naku, iho. Maraming salamat sa iyo kung makakatulong ka sa amin. Siyempre, ngayon lang nangyari ito sa amin. Kaya wala kaming alam kung ano ang dapat namin gawin. Sige po. Kung kailan kayo pupunta sa presinto ay magkikisabay na lang po ako sa inyo para makapag-usap kayo ng abogado na kailangan ni Joanne. Ang mabuti pa ay dadaan ko kayo dito kung anong oras kayo aalis. Nagpunta yung lalaking dapat sana eh, yun ang gagantihan ng anak natin? Oo, Andong. Biruin mo. Tutulong daw siya para makalabas sa kulungan si Joanne. Dahil may kilala siyang magaling na abogado. Kaya makikisabay daw sa atin pagpunta ng presinto. Ano ba sa palagay mo sa taong yun? Mabuting tao ba siya? Dapat pa natin na pagkatiwalaan? Sa tingin ko naman eh, isa siyang disenteng tao at may respeto. Noong kinakausap niya ako eh, talagang nakita ko sa kanya. At siya ang dahilan na dapat gantihan sana ni Joanne. Ay, mabuti naman kung tutulungan tayo at makakuha siya ng magaling na abogado para sa ating anak. Sabi pa niya eh, dadaan na lang daw dito. Papuntang presinto dahil may sasakyan yata siya. Kaya hindi na problema ang pagpunta natin doon sa presinto. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Ito muna ako mag-i-standby, Belen, habang hinihintay ko ang oras na pagpunta namin ng magulang ni Joanne doon sa presinto. Ha? Sasama ka doon? Pero Jimmy, baka pagsalitaan ka ni Joanne ng masama kung makita ka niya doon. Hindi naman siguro, dahil hindi na ako lalapit sa kanya. At siguro sasabihin din ng mga magulang na ako ang kumuha ng abogado para magtanggol sa kanya. Sige, ikaw ang bahala. Sana nga malaman niya na tumulong ka rin sa perang pagpiyansa para makalabas siya sa kulungan. Alam mo ba kung bakit gusto ko siyang tulungan? Dahil gusto kong makabayad sa masamang asa na pinakita ko sa kanya. Ha?
Teka, may nahalata ako sa'yo. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. May kursonada ka ba kay Juan? Oh, magandang tomboy na yun. Hindi bagay sa kanya. Ang kumilos na parang lalaki. Dahil lumilito ang ganda niya. At aaminin ko si Evelyn. Umiibig na ako kay Joan. Umiibig na nga kaya si Jim kay Joan. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Joan dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dulang ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilabatan ng tunog ni Robert De Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.